Ngayong araw ay dadalhin namin kayo dito sa San Nicolas, Pangasinan, ang tinatawag na Pinsan! Simula ang lahat sa wala, naglabay sa lugar ng mag-isa, hanggang malimutan ang problema at magpatuloy sa aking tadhana. So bawat galing maraming nakilala, kaya nagkaroon muli ng pag-asa na magpatuloy sa nalimot ang pangarap. Kaya tara, samahan ako sa aking kwento. From Barangay Hall, kami ay magmumotor papuntang Agpay Eco Park. Salamat pala sa nagpahiram ng tricycle. Kasama ko nga pala ang Team Bicep Sense, ang volleyball team ng San Felipe S. Mula barangay hanggang Agpay, 5 minuto lang ang aming biyahe. Pero kung manggagaling ka mula bayan ng San Nicolas, ito ay aabutin hanggang 20 minutes. Pagdating namin sa Agpay ay diretso na kami sa aming pupuntahan sapagkat aabutin ng isa at kalahating oras ang pag-akyat dito. Sa oras na ito ay tanghaling tapat dahil 12:30 na nang kami ay umalis. Kaya siguraduhin magdala ng sariling tubig sapagkat napakainit. Isa lang masasabi ko sa pulse na ito. Budol! So sa mga oras na ito guys, kailangan muna namin magpahinga. Talagang kakapagod. Ramdam mo yung pagod. Pero nang magtampisaw ako sa tubig dito, napakalamig. Bali wala yung pagod na ginugol mo sa pag-akyat ng bundok na ito. Hindi lang matarek, kundi matarek din na pababa ang dadaanan natin. Yun oh. Mas pataas na naman. Yun, napakaganda guys. This is a Caraballo Forest. Ang kagandahan ng pools dito at kahit napakainit ng panahon, ang tubig dito ay nananatiling napakalamig. So yun guys, after 1 hour and 30 minutes na paglalakad, sulit yung narating namin guys, kung makikita nyo. Ang Pinsal Pools ay tinaguri ang isa sa pinakamaganda at malinaw na talon sa buong Pangasinan. Ito ay may taas na mahigit kumulang 100 metro. Isa ito sa pinapasyalan ng mga turista noon pang 70s hanggang 80s at lalong-lalo na hanggang ngayon. Ang dumadaloy na tubig dito ay nagmumula sa mga kabundukan ng Caraballo, kung saan tanaw ang sagana at malagong gubat na nakapalibot dito. Pagkarating namin dito, agad kaming nagpahinga at kumain ng tanghalian. Napakasarap magpahinga ako eh. So yun guys, budol fight muna tayo. Yan, kain muna tayo. Talagang gugutumin ka sa pag-akyat dito, pero sulit naman ang pagod. Sa ganda ng lugar na ito, sariwa ang hangin at malamig ang tubig. Kaya after namin kumain, dito na din kami kumuha ng tubig para inumin. Guys, dahil kukuha tayo ng tubig dito sa napakataas na post. Grabe, sarap ng tubig guys. Woo! Di mo kailangan ng ice. Napakalamig. So hindi mo ma-experience yung napakagandang lugar na ito kung hindi ka maliligo. Kaya guys, ligo na tayo. Simula ang lahat sa wala, naglabay sa lugar ng mag-isa, hanggang malimutan ang problema at magpatuloy sa aking tadhana. So bawat galing maraming nakilala, kaya nagkaroon muli ng pag-asa na magpatuloy.
Bago kami umuwi ay kinuha na din namin ang aming kalat para sa mga susunod na pupunta dito ay mapanatili ang kalinisan ng lugar na ito. At hanggang dito na lang ang aming kwento. Sa daligtibing nagsasabing that I can do all things through Christ who strengthens me. Kung may gusto kang puntahan, puntahan mo! Kung may gusto kang gawin, gawin mo! And be unstoppable. Alright, ride safe and God bless everyone and to God be all the glory.